Yan. Gigisa ko muna. Tapos lalagyan ko yan ng sayote. Itimplahan ko ng beef nor cubes and lalagyan ko din siya ng oyster sauce. So, wala kasi ibang ulam, guys, no? Diska-diskarte lang pag walang ulam na iba. Pag mayroong kunting karne, itatabi yung iba. Tapos, susunod araw, magigisa na ang gulay. Ayan. So, ayan na yan, guys, no? Kasi, ano na, parang maluluto na. Lalagay na natin tong sayote. Yan, sayote yan, guys. Hindi yan papaya. Sayote talaga yan. Yan, sayote. Simple lang. Basta lang may makain, guys, no? Sino ba sa inyo mayaman, guys? Hindi kumakain ng gulay. Discarte lang. Para may makain kaysa wala. Kumpara sa ibang tao na isang kahigsang tuka, wala talaga makain. Ayan, mabuti yung manok kasi white meat yan. Kumpara sa baboy, ngayon, balita sa TV, ngabot siya ang mga baboy, nagkamatay-matay na. Mga baboy, mamaya, ibenta pa yan ng mga iba dyan. May-ari ng tigre, ibenta pa nila yung mga patay na katay nila. Ayan. Tapos, lagyan ko na yan ng, ano, nor cubes. Ito na ating nor cubes. Ano, kalahati lang yan sa isang buo kasi nagamit ko na dati. Ayan yan. Ang ebidensya, beef. Beef ang ano natin dyan. So, nilagay ko na dyan yung aking oyster sauce, guys, no? Pero may natira, pumapit sa loob. Nilagyan ko na ang tubig. So, dahil maglagay naman talaga tayo ng tubig para maluto. Yung oyster sauce na may kumakapit, nilagyan ko tubig. Para masimot. Itong pack na to, ginamit ko pa to nung nakaraan. Kalahati. So, hinati ko. Kalahati na lang nandito. Yan. Nandyan na yung oyster sauce. Tapos, nandyan na rin yung aking nor. Nandyan na yung oyster sauce. Lalagyan ko rin ng kunting magic. Sarap. Para magic lang. So, ito na no. Tansyahan na lang to, guys, na. Tansyahan na lang natin yan, no? May lasa naman yan, kunti lang. Para magmagic lang. Tinikman ko na yan, guys. Okay na yung lasa, no? Pero medyo hilaw pa ng kunti. Tatakpan ko muna ng sandali lang. Kasi ang gulay, pag sobrang luto, malabsak, hindi na masarap. At saka, ano, guys, yung masarap din yung may konting sauce kasi pagtuyo naman hindi masarap. So nagtataka ang iba bakit daw ako mabilis akong maghiwa, ano, nung napapansin ng mga anak karaan kong video na bakit mahibilis ako maghiwa ng bawang at saka gulay. Kasi guys, nagtatrabaho ako sa restaurant noon at ang asawa ko talaga ay Japanese chef. So pareho kaming marunong mabilis maghiwa. Wala lang hihiwain dahil sa bahay walang maluluto, konti lang. So, ayan, guys, tatakpan ko na. Ay, yung paghiwa ng mga kusinero, di ba, guys, mabilis. So, dapat, pag nasa restaurant tayo, walang makupad na maghiwa. Dapat mabilis lahat dahil ang mga order mabilisan. So, dito, hanggang dito sa bahay, yan ang na-apply ko, mabilis. Kasi once na matuto ka ng maghiwa ng mabilis, lagi na lang mabilis. Miski sa bawang, maghiwa ka ng manipis, makapal o mga gulay, manipis o makapal, hindi na kailangan gumapit pa ng ibang mga gamit yun, mga pang-instant hiwa. Kung sanay ka na maghiwa ng mabilis, mabilis talaga. Okay, tatakpan ko muna kasi nagdadaldal ako dito, walang takip. Hindi maluto yan.
Ayan na. Luto na yan, guys. Okay na yan. Ganun lang kasimple, ano? Simple, masarap, pero masustansya. Hindi na kailangan gumastos ng malaking budget para makakain ng pamilya. Simple lang. Dahil bawal yan sa mga hypertension, yung mga baboy, at saka baka, laging beef. At saka mahal ang beef. So, gumamit tayo ng beef. North yogs lang. Sige guys, hindi ko na yan ipiplating, no? Kasi kami lang naman kakain yan. Wala naman kami sa restaurant. Okay. Subscribe yung channel ko, guys. Arleen Liwag. Yan talaga pangalan ko. Meron pong subscribe na kulay pula. Pakipindot po. At saka sa tabi, merong bell. Na drawing na bell. Pakipindot po para updated kayo sa susunod kong mga video. Bye! This is Arleen Liwag ulit. Thank you for watching.